Ang paksang ito ay agrikulturang Pilipino. Tayo ngayon ay nasa unang baitang. Magandang araw sa inyo mga bata. Kamusta kayong lahat? Yun, mabuti. So ngayon tayo tumayo at magdasal muna tayo, okay? Kapag tayo, ilagay natin ang ating kamay ng ganito at iyuko. Sabayan natin sa ating isip ang dasal na ito. Panginoon, salamat po sa panibagong araw na ito upang kami ay matuto. Buksan niyo po ang aming isipan upang lubos na maintindihan ang aming mga aralin. Bigyan niyo din po ang aming mga guro, mga magulang, at mga kamag-aral ng lakas ng katawan at isipan na masigit naming kailangan sa araw-araw sa panahong ito. Ang lahat po ng ito ay aming dinadalangin sa iyo, aming Diyos Ama. Okay, ngayon, para tayo sumigla ang ating katawan, tayo ay sasayaw. May ipi-play si teacher na video at sabayan natin, okay? Simula sa ating klase. Okay. Yan na, napulot na yung kalat sa ilalim at naayos na ang upuan. Ngayon, bago tayong magsimula sa ating klase, nais ulit ni teacher magpakilala. Ako si Teacher Adaya. Yes. Ano ulit ang pangalan ni teacher? Magaling. Ako si Teacher Adaya. Ngayon, mag-a-attendance na si teacher. Titingnan ni teacher kung sino ang nandito at wala. Pag tinawag ang pangalan, itataas lang ang kamay. Huwag natin gagamitin na ang ating bibig para huwag tayong maingay, ha? Itataas lang ang ating kamay kapag tinawag na ang pangalan. Okay. Magsisimula si teacher kay...
Samba Jida. Okay, present. Ibang minister Cyril. Very good, present. Bugalong Joris. Present, very good. Adaya Asiel. Present. Luisine. Present. Romero RR. Wow, very good, present. Lahat kayo ay nandito. Nakakatuwa naman. Lahat kayo ay very good kasi lahat kayo ay gustong matuto. Ngayon, bago tayo magsimula sa ating aralin, tayo ay magbalik-aral. Okay. Sino dito ang nakakaalala sa tinalakay natin nung nakaraan? Gustong sumagot, itaas ang kamay. Huwag gagamitin ang bibig. Kamay lamang. Okay, very good. Okay, Cyril. Very good. Ang matulungin at mabait na bata. Very good. Okay, may gypsy. Cyril. I start. Okay. Ngayon, ang batang matulungin at mabait ay Charisse. Okay, very good. Oh, RR. Okay, very good. Ang sabi ni Charisse, ang batang matulungin at mabait ay pinagpapala ni Jesus. Very good. Ang sabi naman ni RR, ang batang matulungin at mabait ay pinagmamalaki ng kanyang mga magulang. Very good. Dahil siya ay may stars gypsy, Charisse, at si RR. Okay. Ngayon, tayo ay dadako na sa ating aralin. Okay, tayo ay dadako na sa ating aralin. Bago yun, ha, isabihin ni teacher na huwag maingay habang nagtuturo si teacher. Okay po, igamitin na tenga sa pakikinig. Kapag hindi naintindihan, itaas ang kamay. At sasabihin kay teacher kung ano yung hindi naintindihan para mabalikan natin at para i-discuss natin ng mabuti. Okay, ngayon, ang pag-aaralan natin ay tungkol sa magalang na pananalita sa angkop na sitwasyon tulad ng pagpapakilala ng sarili, pagpapahayag ng sariling karanasan, at pagbati. Okay, ngayon klase, alamin natin kung paano ba ang tamang paggalang sa ating kapwa. No? Anong mga angkop na salita ang ating gagamitin upang maipahayag natin na tayo ay may paggalang na ginagamit sa ating pananalita. Okay? May inanda si teacher ng isang video na kung ano ang angkop na salita ang ating gagamitin at kung paano ang tamang paggalang tayo ay tumahimik, makinig, at manood. Okay? Popo at Popo, kay sarap pakinggan, mula sa musmus, nating kabataan. Turo sa atin, ni nanay at tatay, tanda ng paggalang sa mga magulang. Popo at Popo, ating sasanayin, kausap matanda sa atin. Po at Opo, buong pusong paggalang.
maikling video. May tanong si teacher. Ano ang ginamit o nagamit na salitang paggalang sa napanood na video? Okay, Zane? Very good! Ang po at opo. Dahil dyan, meron kang star tips. Ang po at opo ay salitang angkop na ginagamit na ikaw ay nagpapahayag ng paggalang. Okay. Ngayon, meron tayong limang sasagutan. Limang tanong tungkol sa paggalang kung ikaw ba ay gumagalang o hindi. Okay. Tayo ay may sasagutan. May limang tanong na hinanda si teacher. Sagutan ng tama kung ito ay may paggalang, may salitang angkop na paggalang. Mali naman kung wala. Okay. Babasahin muna ni teacher at itataas ang kamay kapag alam ang sagot. Itataas ang kamay, isa-isa lang ha. Okay. Unang tanong. Magandang umaga po. Eh, sino ang gustong sumagot? RR? Magaling. Ang unang tanong ay tama. Dahil ito ay may angkop na salitang paggalang. Ginamit dito ang salitang po. Magandang umaga po. Magaling. Okay. Dahil dyan, si RR ay may tips. Star tips. Okay. Pangalawang tanong. Kamusta ka, kapatid? Okay. Uulitin-ulitin, teacher. Kamusta ka, kapatid? Okay. Sino ang sasagot? Okay, Sin? Tama. Mali ang sagot. Dahil hindi ito ginamitan ng salitang angkop ng paggalang. Dapat ito ay ginamitan. Kaya mali ang sagot kasi walang salitang angkop. Okay. Kamusta ka, kapatid? Dapat ito ay kamusta ka po, kapatid? Okay. Sa pangatlong tanong, saan ka po pupunta, nena? Uulitin ulit ni teacher. Saan ka po pupunta, nena? Okay, Cyril. Cyril, okay. Tama, magaling. Magaling. Saan ka po pupunta, nena? Ang salitang angkop ay ginamit. Ito ay nagpapahayag ng paggalang. Ang po, saan ka po pupunta, nena? Magaling. Okay, sa ika-apat na tanong na tayo. Babasahin ni teacher. Opo. Ay, bago yon, may star chips si Cyril. Nakalimutan na ni teacher. Okay, pang-apat na tanong. Opo. Kumain na po ako. Sino ang sasagot? Star Reese. Very good. Tama. Opo at po ay ginamit sa pangungusap. Ito ay nagpapahayag ng paggalang. Opo, kumain na po ako. Galing. Dahil dyan, may star chips si Charisse. Okay, ikalimang tanong. Okay, mag-iingat ka. Ulitin ulit ni teacher. Okay, mag-iingat ka. Okay. Sinong gustong sumagot? Okay, Jada? Tama. Mali ang sagot. Dahil wala itong sangkop na salitang paggalang. Dapat ito ay meron. Okay po,
mag-iingat po ako. Ay, okay po, mag-iingat ka po. Nagkamali si teacher. Okay, okay po, mag-iingat ka po. Okay, very good. Ngayon, naintindihan nyo na ang angkop na salita. Magaling! Alam nyo na ang angkop na salitang paggalang. Ang po at opo ay ginagamit ng pangangkop na salita bilang paggalang sa kinakausap natin. Ang nakakatanda sa atin, kunyari, si mama, si papa, si ate, si kuya, si tito, si tita, si lola, at si lolo, kahit sino, yung nakakatanda sa atin, kahit yung kapitbahay natin, hindi natin kilala, gagamitan natin sila na angkop na salitang paggalang. Okay? Halimbawa, si mama, inutusan ka, bumili ka ng ganto, ng suka, ang sasagot mo, opo mama, bibili na po ako. Bilalagyan natin ng paggalang. Siyempre, gagamitan din natin ng paggalang ang mga nakakabata sa atin. Bakit? Kasi, pag ginamitan natin ng paggalang ang mas nakakabata sa atin, natuturuan natin sila kung paano gumamit ng paggalang. Kung paano sila maging magalang. Kasi kahit bata pa sila, alam na nila kung paano gumalang. Di ba po? Ngayon, ang gagawin natin ay kasamang pagbati. Paggalang na may kasamang pagbati. O kunwari, magandang umaga po, magandang hapon po, magandang gabi po. Ganun, mga pagbati. Ngayon, gagawin natin ay magpapangkat tayo sa dalawa. Pangkat isa, pangkat dalawa. Tigtatlong miyembro bawat pangkat. Ngayon, ano ba ang gagawin natin? Makinig kay teacher. Huwag mag-ingay. Okay? Magagawa tayo ng pag-uusap na merong paggalang at pagbati sa ating kapwa. Opo, mag-uusap tayong tatlo sa pamamagitan ng merong angkop na salitang paggalang. Halimbawa, si teacher, si Charis, tsaka si Jada. Kakausapin ko si Charis. Magandang umaga po, Charis. Kakausapin naman ni Charis, si teacher. Magandang umaga din po, teacher. Okay, kamusta ka po, Charis? Mabuti po, teacher. Kasama ko po si Jada. Kami po ay pupunta sa library para po mag-aral. Okay. Tapos, si Jada ay kakausapin si teacher. Opo, teacher. Kami po ay magpapaalam na at kami po ay patungo na sa library upang kami po ay mag-aral ng aming takdang aralin. Okay. Salamat po. Okay, magaling. Ayon ang halimbawa ng gagawin ng bawat pangkat. Okay, tayo ay magsisimula na. Hanggang 5 minuto lamang, okay? Pagkatapos ng inyong ginawa ay ating babasahin. Okay, mag-start na tayo. Okay, tapos na ang 5 minuto. Ngayon, babasahin natin sa pangkat sa. Okay, pinasa na nila Therese, Cyril, at Jada. Okay, babasahin na ni teacher yung gawa ng pangkat isa. Okay, si Cyril ang unang nagsasalita. Magandang araw po, Charis at Jada. Ang sabi naman ni Charis at Jada, magandang araw din po, Cyril. Sabi naman ni Cyril, tayo po ay maglaro. Aba, nag-aaya si Cyril ng laro. Kalas, Charis at Jada.
Ngayon, sabi ni Charisse, sige po. Yan, very good. Hanggang doon lang ang kanilang ginawa, pero ang galing, napakahusay. Palakpakan natin ang pangkat isa. Okay, ang masasabi ni teacher, napakahusay. Kasi gumamit sila na angkop na salita na may po at opo at may pagbati. Magaling. Ngayon, ang babasahin naman ni teacher ay sa pangkat dalawa. Okay, ngayon basahin na natin yung sa pangkat dalawa. Ayun ay sina RR, Asiel at Sain. Okay, si RR ang unang nagsasalita. Magandang umaga po, Asiel. May pagbati. Binati niya si Asiel, no? Asiel. Sabi naman ni Asiel, magandang umaga din po. Puntahan natin si Sain sa bahay nila. Okay. Sabi ni RR, sige po. Ngayon ay pumunta na sila sa bahay nila Sain. Tapos, sabi ni RR at Asiel, tinawag nila ang pangalan nito. Sain, 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 sabay na po tayong pumasok. Bigla sigurong lumabas si Sain at sabi, sige po. Ayan. Palakpakan din natin ang pangkat dalawa. Napakagaling. Palakpakan natin ang bawat isa. Magaling, magaling. Kasi lahat kayo ay gumamit ng angkop na salitang may paggalang. Po at opo. Ito rin ay may pagbati. Magaling. Wow, ang gagaling nyo. Lahat kayo ay magagaling. Ngayon palakpakan natin ang ating mga sarili. Kasi alam na natin ang mga angkop na salita na may paggalang. Ito ay may, po, at opo. Galing. Alam na rin natin ang pagbati. Alam na natin kung paano gamitin sa araw-araw. Ito yung magandang umaga po, magandang araw po, magandang gabi po, magandang hapon po, kamusta ka po? Yan ang mga pagbati. Ngayon, mga bata, subukan naman natin ang pagpapakilala ng ating sarili na merong paggalang. Okay? Ngayon, may babasahin si teacher ng dalawang bata na nagpapakilala. Okay? Huwag tayong maingay. Makinig lamang. Gamitin ang ating tenga sa pakikinig. Okay? Ako po si Lito. 6 na taong gulang. Nakatira po ako sa Barangay Ipughaw Village. 3 po kaming magkakapatid. Ang nanay ko po ay si Nanay Annabel. Ang tatay ko po ay si Tatay Mateo. Ako naman po si Lita. 6 na taong gulang. Nakatira po ako sa Makati Javin Quirino. 2 po kaming magkapatid. Ang nanay ko po ay si Nanay Lara. Ang tatay ko po ay si Tatay Eric. Napakinggan na natin ang pagpapakilala ng dalawang bata sa kanilang sarili. Ngayon, meron tayong takdang aralin. Babasahin ni teacher at isusulat ninyo. Okay? Makinig kayong lahat. Takdang aralin. Kaya isusulat ha, mga bata. Ngayon, ikaw naman ang magpakilala ng iyong sarili. Sundin mo ang pagpapakilala ni Lito at Lita. Ito ang sasabihin mo. Magandang araw, Blank, sa inyong lahat. Ako, Blank, si Blank. Blank na taong gulang. Nakatira, Blank, ako sa Blank. Blank, Blank, kaming magkakapatid. Ang nanay ko, Blank, ay si Blank. Ang tatay ko, Blank, ay si Blank. Okay, ang ating takdang aralin ay ipapasa sa susunod na ating
klase. Ngayon, tapos ng ating klase, yung pinag-aralan natin ngayong araw ay gagamitin natin sa pang-araw-araw. Gamitin natin ang po at opo, tayo ay bumati sa ating nakakasalubong, sa ating magulang at sa iba pa. Okay. Ngayon ay tayo na ay tumayo para sa ating goodbye song. Okay? Pakinig at sundin ang bitong ito. Clap your hands, spin around, jump up high. Okay, clap your hands, sit down, stand up. One, two, three, four. Goodbye, goodbye, see you again. Goodbye, goodbye, see you, my friends. Goodbye, goodbye, I had fun today. I had fun today. Stomp your feet, shake your body, stand still. Okay. Stomp your feet, turn left, turn right. One, two, three, four. Goodbye, goodbye, see you again. Goodbye, goodbye, see you, my friends. Goodbye, goodbye, I had fun today. See you tomorrow. Okay, mag-ingat tayong lahat. God bless.